Please take your seats. In Jewish tradition, the year of Jubilee was a time of joy, the year of remission or universal pardon. In Roman Catholic tradition, a Jubilee or Holy Year is a year of forgiveness of sins and also the punishment due to sin. It is a year of reconciliation between adversaries, of conversion, and receiving the sacrament of reconciliation, and consequently of solidarity, hope, justice, commitment to serve God with joy and in peace with our brothers and sisters. A Jubilee can be ordinary if it falls after the set period of years, and extraordinary when it is proclaimed for some outstanding event. The Diocese of San Pablo in Laguna is truly blessed in celebrating its 50th Golden Jubilee as a diocese on the 28th of November 2016. Every anniversary celebration is always an opportunity for gratitude to God, to evaluate what was done in the past, to see where we are at present, and to mark pathways for the future. Our theme for this whole year's celebration is Pasasalamat, Pagpapalagana, at Paghahangad sa Paghahari ng Diyos. Let us join the students from Canosa High School, Santa Rosa, Laguna, in singing the official theme song for the Golden Jubilee of the Diocese of San Pablo. Oh.
And now, may we call on stage the Vicar General of the Diocese of San Pablo, Reverend Monsignor Jerry Vidon. Hi! Hello! Hello! Hi! Wow, I think we are all here. Hello, Santa Rosa. Hi. Hello, Calamba. Hi. Kabuya. Last time was San Pablo, and this time we are here in Santa Rosa. My job tonight is, first of all, to welcome you to this concert. In the name of the bishop and all the priests of the diocese, the bishop actually flew last night for Brazil. That's why I have to be here. And the second thing is, what is the reason for this concert? At siguro ang pwede nating sabihin na hilal. Una, hanggang ngayon, tayo po ay nagbiriwang ng ating tinatawag na Golden Jubilee ng ating diocese. 50 years, no? Since yung foundation back in 1966. At palagay ko, tayo po ay dumadagunan, nagiging magunan, and we are proud to tell you that we have 130 priests in the diocese. We started off with barely 40. So in a span of 50 years, malaki po ang inilaki ng ating bilang ng mga pat. Palakpakan naman natin yun. So ngayon, ang ating po ay handog ng paring Pilipino. So patuloy po kami maglilingkod sa inyo. At siguro itong ginagawa namin paglilingkod ay sapagkat kayo po ay hindi nagkukulang ng pagsuporta sa amin. No? Ang sabi nga nila, hindi raw lahat ng mga guwapo at talentadong mga Pilipino ay nag-aartista at nagiging singer. Some of them, nagpapari din. Katulad ko. So, tonight, magpapakita po kami ng aming kakayahan. So, sana yung mag-enjoy kayo tonight. I understand you brave the traffic coming here, and I was told that some people are still out there at sino po ay hahabol dito po sa ating concert ngayong gabi. I hope they will come before closing time, no? So, kawawa. And then, of course, another reason why we are here, kapit sa Patalil. Alam nyo, ang ating diocese ay host sa tinatawag natin 10th edition of Soltare. Soltare stands for Southern Luzon Tagalog Region. Ito po ay a sort of Olympics ng mga pare coming from about 10 dioceses. And this year, tayo ang host. That's why we needed to raise funds because a lot of them will be coming. We will have to host them. We will have to give them accommodation, food, and everything that they will need for a three-day sport festival. So, imbitahan namin kayo tumalo para mapanood ng mga pare, nagpa-basketball, nagsuswimming, etc., etc., cycling, and luksong-tinig. Ano man tawag doon? Okay, may misong ka rin doon. Well, tonight, my job also is to introduce the first singer to start off this evening of music and dance. So, introduce ko sa inyo ang kaunaw na ang magpapakita ng kanyang kakayahan. Kung meron kakayahan, tingnan natin. Music, maestro! Ako yun. Paano ang iyong suko ito?
to render us his original compositions for this year of mercy. Let us all welcome Heavenly Father, Dan Marfoni. Thank you.
choral goes like this. Christ in you, our hope of glory. Christ in you, our hope of glory. One more time. Christ in you, our hope of glory. One more. Christ in you, our hope of glory. Last time. Christ in you, our hope of glory. Okay, let's do it. Love brings out emotions that run the gamut from agony to ecstasy. Love can inspire us to accomplish some of the craziest and most amazing feats. Love can make you happier than you've ever been. It can elate you.
is something all people across cultures and times spend a lifetime searching for, but it still remains mostly a mystery. Today there are some love songs that perfectly express all your feelings. Let us all welcome our peace performers, Reverend Monsignor Alex Almande, Reverend Father Jerry Olmequias, Reverend Father Edgar Quito, and Reverend Father Randy Oliver. Magandang gabi po sa inyo lahat. Wala po ba kayong mga kamay? Gabi po mga pare, kayo naman ang buwasan. Sa dressing room, yung po daw proud namin kayo na inapaka-forman, hindi ka tulad sa San Pablo. Kaya para po mawala yung aming kabaw, pwede po umuli. Palapak na po kayo. Katulad po ng sinabi ng Monsignor Jerry, dala po ng pangangailangan kasi po ang ating pandiocese ay mag-host ng... So, tari po, this coming October 19 to 26. Hindi po hindi lang alam. Kami po ay magbabasketball, volleyball, badminton, swimming, cycling, tennis, piko, at saka tumbang preso. Actually, ngayon po ay talagang dapat na kakanta po ay si Uncle Richard. Kasi po, taga Santa Rosa, di po ba? Mga taga Santa Rosa, saan po ang mga Santa Rosa? Kaso tumawag po at hindi lang po siya available, kaya ginawa po nila mo si Sir Jerry, pinag-ipon-ipon po kaming apat, at yung pong mukha namin, pinagsama-sama, para more or less, ay ma-represent namin si... Si Alvin. Kaya po ang kakantahin namin yung mga kanta ko ni Alvin. Okay lang sa inyo? Sige po. Shine my mind.
sa si Baby. Si Milna. Si Milna. Kami po mga para ay napakaraming dapat ay magpasalamat sa Diyos. Pero isa po sa hindi namin pwedeng kalimutan ay ipagpasalamat sa Diyos ay kayo po. Dahil kayo po ay bigay sa amin ng Diyos. Para po sa inyo lahat, at pwede po kayong sumabay pagtapos ng video. Pwede po kayong sumabay mamaya. Broken times, I've been alone.
And the Pari Filipino concert would like to thank the following sponsors. Notable Congresswoman Arlene Arcibias, Notable City Mayor Danilo Ramon Fernandez, City Administrator of Santa Rosa Manuel Manoy Alipon, Executive Assistant Office Arcibias, Mr. Lorenzo C. Dialigo, Holy Trinity Parish Youth Social Communication Ministry, Handog Parish Filipino Concert Production Staff, headed by Reverend Father Leandro Noy Marilin Jr., Visit Christ Catholic Church, Villa de Gamba, St. Mary Magdalene Parish, Loob, Calambas City, St. Peter and Paul Parish, Playa, Calambas City, Santo Rosario Parish, Pasita Complex 1, City of San Pedro. Our next priest performer is the Chancellor of the Diocese of San Pablo. He is also the personal secretary of the bishop. Let us give a big hand to Reverend Father Francis Eugene Padu. Do you want more? Okay, more. Kinakabahan ako. Father, sino ba yan? May datanggap ako.